So what's up guys? Welcome sa aking page. So for today's video review reaction na naman tayo. So ang ating i-review reaction ay ang dahilan kung bakit hindi kumakain ng ginuguan ng INCO, ang Iglesia ni Cristo. So ang video na ito ay galing kay Kaalaman. So si Kaalaman ay mayroong YouTube channel. At kung gusto niyong panoorin ang kanyang mga video, punta lang kayo sa YouTube at i-subscribe niyo na rin siya. So simulan na natin to guys. Bago pala ako magsimula, gusto ko lang magbigay ng disclaimer. Hindi po ako INC ah. Ito po ay review reaction lang. Or para magkaroon din ng kaalaman or maging aware din yung mga ibang sekta o religious about sa paniniwala ng INC. So simulan na natin, play natin. Kaalaman. Maligayang pagbabalik kaibigan. Sa video ito pag-uusapan natin kung bakit nga ba hindi kumakain ng dinuguan o kahit na anong may dugo ang mga Iglesia ni Cristo. Pero bago tayo magsimula, kung interesado ka sa mga gantong video kung saan pwede ka makakuha ng kaalaman tungkol sa iba't ibang mga bagay, i-click lang ang subscribe button at ang bell icon para ma-notify ka sa mga future uploads natin. Nag-upload daw ng dalawa o higit pang video kada linggo. Bago tayo magsimula kaibigan, gusto kong magpasalamat sa mga taong ito na siyang nagmungkahin ng magiging paksa natin ngayon. Tulad nila, kung ikaw ay may question o mga bagay na gusto mong gawan ko ng pagsasaliksik, ay marapat lamang na gamitin ang ating comment section na makikita sa bandang ibaba ng ating video. Maraming salamat po. Kaibigan, kung isa ka mang Muslim, Katoliko, Born Again, Seventh Adventist o Iglesia ni Cristo, ay hinihiling ko na sana magkaroon tayo ng healthy conversation sa ating comment section kung saan magbe-benefit ang lahat. Ang video na ito ay para sa lahat ng relihiyon para at least malaman natin ang lahat ng pagkakaiba-iba, mga pinaniniwalaan at kung bakit hindi ang isang relihiyon ay hindi kumakain ng ganto, hindi ginagawa ang ganyan o ganon. Tulad na lang nung nakaraan nating video kung saan pinag-usapan natin kung bakit hindi nga ba kumakain ng baboy ang mga Muslim. At kung ikaw man ay isang Iglesia ni Cristo ay hinihimok kita kaibigan na kung kulang ang aking mga nabanggit ay bigyan mo pa ako, kami ng kaalaman tungkol sa inyong mga pinaniniwalaan. Hindi ang video na ito ginawa para siraan ang ibang relihiyon. Ito lamang ay parang... Para kaya pala hindi lang, kumakain ng dugo ang mga Iglesia ni Cristo ay dahil ganun pala ang kanilang pinaniniwalaan. Tandaan, sa Luke 6:31, ang kung ano ang ibig ninyong inyo'y gawin ng ibang tao, gayon din ang gawin. So, sa sinasabi ni Kaalaman, ito ay parang information lang para maging aware tayo sa paniniwala ng Iglesia ni Cristo at sa ibang paniniwala natin sa paniniwala nila. So yung paniniwala naman nila, galing naman yun sa Biblia. So sa atin naman, sa ibang sekta, same din naman. Na iba rin, galing din sa Biblia. Ang nagkakaiba nga lang dito ay yung doktrina mismo, yung mga turo galing sa iba-ibang sekta. So tuloy natin ulit. Ninyo sa kanila, simulan na natin. Kung tatanungin mo kaibigan ang isang INC o Iglesia ni Cristo kung bakit sila hindi kumakain ng dinuguan o anumang uri ng dugo, kahit na alam ko na masarap ito dahil ako rin kumakain ito, isa lang ang sasabihin nila sa iyo dahil sila ay sumusunod sa utos ng Diyos na nakasaad sa Biblia. Kaalaman, saan nga ba nasusulat sa Biblia na ipinagbabawal ang pagkain ng dugo? Well kaibigan, hahati-hatiin natin sa iba't ibang bahagi ang ating pag-uusapan. Ang uunahin natin ang tanong kung ano nga ba ang dugo. Bakit ito hindi dapat kainin? Brother K, basa. Ito ay makikita sa Deuteronomy 12:23 and I quote, "Ngunit huwag ninyong kakainin ang dugo sapagkat nasa dugo ang buhay. Ang sangkap ng buhay ay hindi dapat kainin." Yun naman pala kaibigan ang dahilan kung bakit hindi dapat natin kainin ang dugo, dahil nasa dugo daw ang buhay. Sangkap ito ng buhay na dapat hindi kainin. Ang dugo kaibigan ay napaka-importanting bagay. Mababasa ito sa Leviticus 17:11 na sinasabing, "Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa, sapagkat ang dugo ay siyang tumutubos dahil sa buhay." Natumbok kaibigan, ang dugo ang siyang
makakapagtubos sa ating mga kasalanan. Isa pang talata kung saan sinasabi na ang dugo ay makapangyarihan at masasabi kong sagrado. Ito ay mababasa sa Hebreo 9:13 hanggang 14, and I quote, "Sapagkat kung ang dugo ng mga kambing at ng mga baka at ang abo ng dumalagang baka na ibinudbod o iwinisik sa mga nadungisan ay makapagiging banal sa ikalilinis ng laman, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos, ay malilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay." So lumalabas, kaibigan, ni base sa talatang ito, kung hindi dahil sa dugo ay walang kapatawaran ang ating mga kasalanan. Iyon ang ginamit ni Kristo, kaibigan, para pantubos sa kasalanan ng lahat ng tao sa mundo. Ayon din, kaibigan, sa Hebreo 9:22, ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo at walang kapatawaran ng kasalanan kung hindi sa pamamagitan ng pag-aalay ng dugo. So ayun naman pala, kaibigan, nalaman natin sa mga talatang nabanggit na importante at malaki pala ang papel ng dugo sa ating mundo, kaya hindi dapat ito kainin. Dito naman sa parting ito, tatanungin natin ang Biblia kung may nasusulat ba na ipinagbabawal nga ba talaga ang pagkain ng dugo. Yan ay makikita, kaibigan, sa Genesis 9:4, and I quote, "Ngunit ang lamang may buhay na siya niyang dugo ay huwag ninyong kakainin." Ayan, kaibigan, nabasa natin sa Biblia na bawal kainin ng dugo. Malinaw na malinaw ang sabi pa sa isang verse sa Deuteronomy 12:24, kung saan nasusulat ang mga salitang, "Huwag na huwag ninyong kakainin ang dugo. Sa halip, patuluin ito sa lupa na parang tubig." Malinaw pa sa sikat ng araw, kaibigan, na may nasusulat nga hindi lang isa na ipinagbabawal ang pagkain ng dugo. Pero kaibigan, ito ay mababasa sa Lumang Tipan o Old Testament. Ang tanong ngayon ni Kaalaman, sa Lumang Testament naman yan at mayroon tayong New Testament. Baka naman sa Old Testament lang ipinag-uutos na bawal kainin ang dugo. Well, kaibigan, tatanungin naman natin ang New Testament dyan. Siyempre, mababasa ito sa Gawa 15:19, and I quote, "Kaya kung sa akin lang, wag na nating pahirapan ang mga hindi Hudyo na lumalapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na wag kumain ng pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Dahil ito'y itinuturing nating marumi. Iwasan nila ang sexual na imoralidad at wag kakain ng dugo o karni ng hayop na namatay nang hindi tumutulo ang dugo." Alam nyo, kaibigan, na sa talatang ito hindi lang natin nalaman ang pagbabawal na kumain ng dugo, kundi pati na rin ang dahilan kung bakit hindi nakikipamyesta ang mga iglesia ni Kristo. Dahil ang sabi dito sila'y magsilayo sa mga bagay na inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, kaibigan, kung may pagkain na inihain dahil may fiesta ng kung sinong santo, hindi sila pupunta dahil ito ay sinasabi ng Biblia. Ang tanong ngayon, kaibigan, may naparusahan na ba sa pagkain ng dugo? Well, kaibigan, mayroon. Ang mga Israelita ay natuksong kumain ng dugo. Mababasa ito sa 1 Samuel 14:32 hanggang 33, and I quote, "At ang bayan ay dumaluhong sa Samsam at kumuha ng mga tupa at mga baka at pinatay sa lupa at kinain ng bayan pati ang dugo. Nang magkagayoy, kanilang isinaysay kay Saul na sinasabi, narito ang bayan na nagkasala laban sa Panginoon sa kanilang pagkain ng dugo. At ang kanyang sinabi, kayo'y gumawang may..." So napakahalaga talaga bilang isang tao o meron kung sa anong sekta man tayo nabibilang, napakahalaga talaga na nagbabasa tayo ng Biblia. Dahil doon tayo nagkakaroon ng pangunawa sa pananampalataya natin sa ating Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. So play natin ulit. "Paglililo, inyong igulong ang isang malaking bato sa akin sa araw na ito. At ayan, kaibigan, ang ilan sa mga talatang inuunang sabihin sa inyo ng isang iglesia ni Kristo kung tatanungin natin sila kung bakit hindi sila..." So malinaw dito sa sinabi ni Kaalaman, yung information na galing mismo sa Biblia, yun yung mismo sinusunod ng mga INC. So disclaimer lang, guys, hindi po ako INC. So hindi lang po INC ang gumagawa nito. Marami po at iba-iba rin pong sekta. So yung iba po hindi sumusunod, yung iba sumusunod.
Dahil nga po yan sa iba't ibang doktrina na naituro sa bawat sekta. So kung ano yung sekta ninyo at hindi ina-allowed sa inyo yung pagkain ng ganito, yun yung turo sa inyo. So sa INC naman, hindi sa kanila ina-allow na kumain ng dugo dahil yun yung turo sa kanila. So meron din ibang mga sekta na gumagawa niyan. Ang pagkakaalam ko, meron pang 7-day Adventist ata yun. Hindi sila kumakain ng baboy. Nasa Old Testament yun, hindi sila kumakain ng mga nakalagay sa Old Testament. So tayo, bilang isang Christian, meron tayong pinaniniwalaan din na nilinis na ng Panginoong Jesus yung pagkain, kaya kinakain na natin. Pero sila, yun yung doktrina nila at yun yung pinangahawakan nila. So tayo, ganun din. Meron din tayong pinangahawakan na doktrina natin at yun yung panghawakan natin. So, play na natin ulit. Kumakain ng dugo. And of course, kaibigan, take all of this information like a grain of salt. Salamat ka. Kumbaga, ang lahat ng ito ay intro lamang, kaibigan, kung bakit hindi sila kumakain ng dugo. Hindi ako isang pastor o pari. Hindi ko kayo na hinihimok na umanib sa kung anumang relihiyon sa mundo. Patas tayo dito, kaibigan. Walang kinigilingan at pinoprotektahan. Pawang kaalaman lamang. Ito po, ako po ay nagre-review o nagre-reaction video lang din po. Wala rin po akong ano sa mga sekta-sekta. Basta ako nagre-review reaction na. Gusto ko lang din i-share sa bawat mga tao kung ano yung pagkakaiba ng pananampalataya ng Iglesia ni Cristo sa pananampalataya natin at sa pananampalataya pa ng iba.